yung unang pilferage, pero sa mga succeeding pilferage, Your Honor, hanggang alas 5, naglalabas pa rin sila kahit nandito na yung mga opisyal. Andiyan pa rin yung opisyal. Parang grab lang ang shabu, no, kung ikarga sa motor, oh. Sino ngayon naka-orange sa pantalon? Si Katarata, Your Honor, tsaka si Sergeant Tibay ata yan. You know. Tibay, yung naka-back ride? Yes, Your Honor. Sige, hakot ang shabu, oh. Karga, grabe yung magkakarga, oh. Ang bilis. Oh, si Sosongco, simple lang, oh. Nag-supervise pa si Sosongco. Oh, bilisan nyo. Bilisan nyo. Ang ina itong mga pulis na ito. Sosongco, ikaw ba yan? Yung bumaba? Yan, oh. Ikaw yan? Hindi po ako yan, Your Honor. Amirol? Yes, Your Honor. Ikaw yan? Yes, Your Honor. Yan ba? Ano may bayag? Sino yung kapisbump mo? Si Captain Sosongco, Your Honor. Ah, si Dad Sosongco? Hindi ka nang tinay. Ikaw pala yan. Thank you. Klaro yan. Thank you. Anak ng baka. Dito, Your Honor, ipapakita namin na dumating si Ginoong si Sergeant Mayo ng 11:59. Pakita mo nga, Janelle, yung CCTV. Diyan o, dumarating si Sergeant Mayo sa kainong Montero. Bakit tumigil? Sige lang. Lumundag ka dyan. Ayan. 11:59. Tapos, ayan. Ulitin mo nga, Janelle. Ayusin mo yung presentation. Ulitin mo. Sa 11:50, ano, ulitin mo. Ayan, dumating si Mayo, nandiyan dyan yung time lag, 11:58. Lumabas si Mayo, pumunta siya doon sa pulang pinto. Hindi muna siya pumasok doon sa 17:42. Post. Ayan. Mayo. Ayan. Kaninong pinto yung pinasukan mo? Yung pulang pinto? O baka mag-inbook ka na naman. Kitang-kita ka dyan, pumasok ka sa puti na pulang pintuan. Kaninong pintuan yan? Kaninong building yan? The gate of the building, Your Honor. Gate of the building? Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Tapos, paano ka naka-access doon sa building mo? Kung dyan ka pumasok, sa likod? Yes, punta ka sa likod? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. At mula doon sa pulang pinto, lumabas muli si Sergeant Mayo na meron siya ng daladalang paper bag. Post. Mayo, ano yung dala mo na paper bag? I-rewind mo nga. May bit-bit ka. Galing ka doon sa pintuan. Yan o. Paper bag. Anong laman yan? Mayo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. So yan na yung 2 kilos na nakuha sa'yo. Inbook ka eh. Ako na magsabi na totoo. Yung 2 kilos yan, oh. Yan yung 2 kilos na nakuha sa posisyon mo. Olonan, Sosongco, yung pagkakuha nyo ng 2 kilos, yan ba yung lalagyan na yan? Yung bit-bit ni Mayo? Yan, oh. Yung bag na yan, na kulay puti. Yung pagkakuha nyo ng 2 kilos kay Mayo, yan ba? Paper bag, Your Honor. Paper bag. So yan yung paper bag na yan. Taruhin mo. Yes, sir. Yes. Correct. So yan yung nilagyan ng 2 kilos ni Mayo. That's according to the one who arrested you, ha? Yan yung 2 kilo na nilagyan mo ng 2 kilo. Continue. Okay. Janelle, continue. Na umalis siya ng 12:38. Kita natin dun sa time lag at 12:59. Sige. Kaya malamang nakuha siya ng mga 12:52 sapagkat meron kaming record na bumalik sila ng 1:21. Number 2, Janet. Meron kasi kaming CCTV na nagsasabi sa 1:21 dumating yung Montero muli. Go ahead. Ayan, dumarating ka sa bandang kaliwa, yung Montero, kasunod nung may Honda na sasakyan. Ito later on, makikita natin kung sino-sino ito.
Ang na-identify dito mula doon sa CCTV eh si Captain Sosongco. Ayan. Sosongco, ikaw ba yan? Yung bumaba? Yan o. Ikaw yan? Yan naka-blue, yung bumaba. Ikaw yan? Hindi po ako yan. Anak ng baka. Hindi po ako. Kaklaro, ikaw yan o. Kayo na yan o. Hindi yan ikaw? Tutuloy natin kasi na-process po yan. Na-process naman yan ng PNP. Eh. Sige, tuloy lang. At kasama ni Sosongco yung mga limang tao pa na nagmumula doon sa kotse sa likod. Ayan. Kaya mahigit limang katao yan. Yan naman, mati-check natin yan doon sa pre-ops operation kung sino yung mga sasakyan na kasama sa pre-ops at yung siyam na pangalan ng tao kung sino-sino yung mga ayon. Please, identify them. Hindi ko lang, sir, hawak yung listahan but kinukuha na namin dito sa ano. Sasabit namin, sir, yung buong pangalan na tingin namin, sir, kasama yung lima na nandi dito, sir. Sige, you cite before this committee yung identities niya, mga tao niyan. Yung sinabit na motor vehicle sa pre-op sa coordination, Your Honor, yung Isuzu Max na yung nga yung sasakyan ni Colonel Sosongco, yung Honda na motorcycle na tatlo, Yamaha. Dandahan na, pagdandahan. Sige nga, please identify the vehicles at saka yung naka-onboard sa vehicle. Una, yung gamit ni Sosongco. Yung mga pangalan na Your Honor, si Lieutenant Sosongco, si Police Master Sergeant Carlos Bayeta, Patrolman Rommel Bugarin, Patrolman Justin Peter Gular, Patrolman Hassan Calao, at Patrolman Dennis Carolino. So yan ang sinasabi ko sa inyo, kayong lima. Ha? Andyan kayo, kitang-kita, kasama kayo, pagbaba ni Sosongco, na dala-dala na si Sergeant Mayo. Tapos ngayon, nagdi-deny kayo na hindi kayo kasama paghuli ni Mayo. Ah. Yan. Yan ang kasinungalingan ninyo. Yan ngayon nakikita. Yan ngayon nakikita kasinungalingan nyo. Calao, Bugarin, Bayeta, at sino ba? Gular, Carolino. Carolino. Yes, sir. Gular. Sige, continue. Yan ang continue. Ayan. Sa number 3 naman, ito naman yung na-restrain si Sergeant Mayo ng 1:39 hanggang 7:45. Hyperlink ka. Hyperlink. Eh, delay lang sa yung internet. Okay. Mayo, ikaw yan, yung nakaputi, na may nakapusa sa likod. Tingnan mo. Ikaw yan. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sige, wag mong i-invoke mo. Nakakatulong sa iyo yan eh, para matunaw yung kaso mo eh. Ayaw mong aminin. Sige. Nakakatulong ka sa iyo yan. Please continue. Check mga bakit nadidelay yung ano eh nasa screen na tayo naka meron ka bang wire diyan para idiretso na doon sa monitor sa LCD. Ulitin mo nga ano eh ulitin mo nga ipapakita natin na restrain siya mula ng 1:39 hanggang 7:45. Kung siya ay dumating ng 1:21 at naka-restrain siya ng 1:39 hanggang 7:45, nangangahulugan na siya ay itinatago doon sa Montero. Hindi siya inilalabas. Anong problema ng internet? Bakit nag-i-internet? Ba't hindi dumiretso? Ano na? Idiretso niyo doon sa LCD. Kasi na yan sa LCD, sir. Oo.
Screen. Sige, ayusin ninyo. Kung nahuli ho si Master Sergeant Mayo ng 1252 at makikita siya doon sa Montero ng 121, pagitan nito yung pagkakakuha sa kanya. Subalit mapapakita natin sa susunod na CCTV na lumabas si Mayo doon sa Montero ng 139. Makikita natin nakahandcuff siya behind his back hanggang 7:45. Ipakikita rin natin kung saan 7:45 itinanggal yung poses niya na nasa harapan na niya. Kaya for the duration ng 1:39 to 7:45, nanatili siya doon sa Montero. Ang ibig sabihin nito, hindi talaga siya inilabas at itinago siya doon sa Montero. Meron bang usapin na obstruction, concealment, o ipinapatakas ba si Mayo? Bakit ayaw ilabas si Mayo? Sapagkat sa Section 21, kung merong bypass operation, kinakailangan mag-iimbentaryo, magpo-photograph in the presence of the accused kasama yung mga insulating witnesses. Kaya kung hindi siya inilabas dyan, talagang inilalayo siya doon sa scene of the crime. Kaya yung number 3, i-hyperlink nga. Oo. Makikita yan, 1:39, may time lag, nalalabas si Mayo. Ayan. Sino yan naglabas? Yun yung kasama, yung nakatabo, nakakover ang mukha. Balik, rewind. Yan, stop. Yun nakablo. Nag-escort kay Mayo. Yan, so yan Sosongco, di ba? Ha? Ayaw. Yung kasi chairman nagkaroon ng technical working group kung saan yung officer ng IFLD, officer ng 4A, at officer ng NCR, in-identify yung sino-sino yung naririto sa picture. So yan, si Sosongco. Identify nila yung nakablo. Yes, Your Honor. Tapos yung nakaputi. Si Mayo. Si Mayo, nakahandcap. Yes, Your Honor. Yes. That is 1:39. So meaning, before 1:39, hawak na nila si Mayo. Nahuli na nila. Yes, Your Honor. Hawak nila yung ano yung si Mayo. Na, do you confirm that, Mayo? I book my right to remain silent. Sige, go ahead. Sino? Yes. Tapos lumabas siya ng 1:43. Ayan. Ito pa yung pangalawang beses. Ayan, yung lumabas siya, makikita natin kung saan siya ililipat. Ayan, mamaya ulitin natin yan. Ito yung pangalawang beses na 1:59 na ibinaba siya. At mamayang konti, ilalabas din siya ng 2:03. Around mga 3 to 4 minutes o 5 minutes siya nananatili sa loob. Ito ba ay yung sabi ng investigasyon na ito yung pangatlo, ayan, na ilalabas siya na makita nyo na 2:16 at mamayang konti, sa 2:20, mga 4 minutes o mahigit na ilalabas siya. Please rewind. Hindi pa. Yung pagbaba niya. Pagbaba ni Mayo. Sige. Sige ba? Abanti pa. Some more. Pause. Sino yung may hawak kay Mayo? Naghawak kay Mayo sa likod? Sino yan? Your Honor, hindi lang namin dala yung report ng Technical Working Group na bahagi ito ng SITG. Pero in-identify yan, di ba? May pangalan yan eh. Ma-identify, Your Honor, yan. Kukunin lang namin yung files na matuturo. Kasi nga, merong opisyal ng SAW 4A, tsaka SAW NCR, tsaka IFLD na in-identify itong mga taong ito
at ma-identify naman nila. At the proper time, Your Honor, pag na-file na namin yung kaso, ilalabas din ho ito. Kaya yan yung 216 na naibaba siya at mamayang konti, lalabas din siya. Continue. Ayan. Kaya after 4 minutes, ayan, ito yung sinasabi nila, ano ba yung binubuksan ni Mayo doon? Yung kahaba ng bolt na may shabu o kaha ng pera yun. Ayan. Dito naman at 7:45 na makikita na dito siya tinanggalan ng posas. Kanina, nasa likod niya yung posas. Ngayon, nasa harapan na niya. Kaya, siya ba ay arrested o restrained lang? Kung sa loob ng period na ito, ito ba ay nangangahulugan na nakaplano na talagang hindi siya huhulihin? Kasi nga eh, nasa loob lang siya ng Montero. Next number, ano, number 4. Tuloy-tuloy lang, number 4. Ito yung umalis panandalian si Mayo kasama nung nakasakay doon sa Montero ng 1:45. At babalik sila ng 1:59. Paki-post lang, paki-post. Makikita natin na si Mayo ay inilipat lang sa kabilang establishments. Base doon sa impormasyon, ito ba ay lugar ni Romeo Jimenez na pinaglilipatan lamang ng mga nakuhang mga shabu dito sa 1742. Sige. Meaning? Ayan. Si magkatabi lang ang establishmento ni Mayo sa WPD at saka yung kay Jimenez sa unahan lang. Ganun. Si Jimenez ay isang membro ng PDEG NCR. IFLD. Ibañez, tauhan mo yung si Jimenez before siya nag-resign, di ba? Is OYO NCR. Sige, continue. Okay. Yan, kaya nga sabi ko, napakalaki ang papel ni Jimenez dito. Kasi doon, hinahatid sa bahay niya, sa kanyang establishmento, yung mga ninakaw na mga shabu, yung pilpered, nilipat lang. Sige, continue. Ayan, bumalik sila ng 1:59, nakita natin na paatras lang, kasi napakalapit lang naman, malalakad yung kanilang pinupuntahan kay Jimenez. Ngayon doon sa item number 5. Go ahead na kagad doon sa hyperlink. Ito naman, tatlong beses, lagtlabas pumasok lang. Dito yung purpose ng fact-finding na meron kasing report din na nagbubukas ng bolt, nagbubukas nung kinakalagyan ng shabu o kaya nung pera. Ayun. Ayan yung una, ito yung pangalawa. Dito lang makikita yung ilang minutes na interval na labas pumasok. Sandali. Sino yung naka-black na t-shirt at orange na pantalon? Lumalabas si Katarata yung preliminary report base doon sa technical working group ng SITGPNP. Katarata? Yes, Your Honor. Hindi yan si Atadero? Si Your Honor, si Katarata ho yan. Naka-short ng kulay brown gaya ng short pants ni Atadero. Ayun, yung naka-black na t-shirt, si Rebusora, Your Honor, na may tatak sa gitna, na naka-maong. Ayan. Rebusora? Yes, Your Honor. Meron kasing working group na binuo na kung saan kasama yung anti-cybercrime group, kasama yung tatlong unit ng PDEG na para ma-identify yung mga tao at yung mga sasakyan. Base doon kasi sa kanilang pre-op. So wala kang dala doon sa yung report na yan, hindi mo dala-dala? May sasabit namin to, Your Honor. At kung meron man, please parties this committee. Yes, Your Honor. Yung complete identity ng mga tao na yan na involved mo sa baba. Makikita mo lahat eh. Yes, bigyan mo kami ng kopya, ha? Yes, ibibigay po namin to, Thank Your you. Honor. Please continue. Ayun.
Sino yun? Yun. Oh, play, yan. Rewind kunti. Yan. Naka-sling bag. Na naka... Naka-sweatshirt. Sino yan? Sino makatulong kay Juan? Kasi sino kasama doon pag-identify ng mga tao na ito? Tulungan ninyo. Sige, pakita mo rin. Sino yung naka-sling bag? Identify mo. Either si Kalaw ba yan o si ano Carolino? Ha? Naroon sir yung pangalan namin na na-identify lahat yan. Sino? Yeah, baka sabihin nila na gawa-gawa lang natin ito. Na tayo nagsasabi na nagsinungaling sila. We have to prove before their eyes, before their face, in your face. Pakita natin yung kanilang partisipasyon dyan. Sir, yung ano ko, ito saan magpakita. Kailang kilopastrano ko sila. Sino nga yung mga ano? Lumalabas, yung sa portion na yan, si Patrolman Kalaw, Patrolman Gular, tsaka Patrolman Bugarin, ang mga na-identify, Your Honor, sa footage ng 246. Okay, sige. Pero specifically, ito nakasiling bag, oh. Wala, di mo masabi dyan ngayon. Anyway, please continue. Continue na lang. Continue submit mo lang yung report later. Yes, Your Honor. Yan. Yan, yung nagsakay ng motor, na black ang t-shirt, na orange yung short pant. Si Katarata yan, Your Honor. Katarata? Ikaw yan? Katarata? Saan si Katarata? Ikaw yan? Book my right, Your Honor. Ha? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Sige, invoke ka ng invoke dyan, kasi klaro masyado. Invoke mo. Right. Yan o yung isang sa mga labas pumasok nila. Tuloy lang. Eh yung panghuli, na 216 at 220, after mga 4 minutes, lalabas din siya. Ayan. Doon sa 6, sa slide 6, ito naman yung tatlong times na kumuha sila ng ano, mga shabu doon sa sasakyan. Ayan, kasama si Katarata na mayroong daladala doon na ano. Katarata, tsaka si, sino isa? 150. Mayroon bang 150 dyan? What? Oh, si Sosongco andyan, no? Nagsusupervise habang naglo-loading sila ng ninanakaw lang na shabu. Andun ka Sosongco, naka-blue na t-shirt. Oh, yan. Pause. Sino yan? Yung... Si yung Katarata naka, yan. Yung, ano, cup, ha? Katarata ho yan. Saan si Katarata dyan? Yan yung naka-shorts na yan. Yan naka-shorts na nakasakay sa motor? Yes, Your Honor. Ginagamit yung isang kasama niya, yung kaharap niya? Ina-identify kasulukuyan, Your Honor. Tingnan nga nyo dyan. May identity yan eh. Kasulat dyan. Basta ito yung team ni... Team ni Captain Sosongco. Nakalagay dito, Ribusura. Yes, sir. Ito may araw, Ribusura. Ang Carolina yan, Your Honor. Ribusura, ikaw yan? Hindi po, Your Honor. Hindi, ha? Hindi, Your Honor. Sigurado ka, ha? Identify ka naman kasamahan mo, eh. Yes, Your Honor. Lige, continue. Tuloy lang. Yan tumatawag na yan ng cellphone. Naka-black na t-shirt, naka-maong na short pants. Sino yan? Yung grupo yan na Your Honor, sila Rebusura, sila Kalaw, sila Katarata, saka Bugarin.
yung naglalaro ba, Your Honor, sa limang grupo yan, sa limang tao na grupo yan ni Captain Sosongco. Meron tayong separate report para dyan. Ito kasi, Your Honor, para sa presentation dito. Sa presentation sa Usgado, Your Honor, meron kaming picture dyan, ma-identify natin. Please continue. I-play mo nga. Play nyo. Bigat na siya po na kinargao. Isang malita. Isang malita. Yan, sigurado ko. Yung naka-itim na yan, oh. Yan, si... Kahit... Yung tayo pa lang. Ito na, oh. Si... Rebusura. Rebusura, katarata. Rebusura. Yung naka-jacket ng itim. Dito sa number 7, Your Honor, doon naman sa L300 van. Sige. Doon, maliban doon sa tatlong extraction ng mga shabu on 3 occasions, meron din extraction ng shabu dito. Kasama yung Almera ng Nissan. Kasama ito, Your Honor, doon sa pre-ops. Na-identify naman yan later on at the proper court, Your Honor. Pipresent namin kung sino-sino itong mga tao. Ayan, ito yung L300 van na naglalagay pa rin ng ano. Yung L300 van yan, kasama yan sa pre-ops? Kasama yan, Your Honor. Ng 4A, yung pre-ops ng 4A, Your Honor. Sasakyan nila yan? Sasakyan nila yan at police din na nagdadrive yan, Your Honor. Okay, oh. Sige, hakot na siya po. Oh. Karga, grabe yung magkakarga, oh. Ang bilis. Oh, si Sosongco, simple lang, oh. Nag-supervise pa si Sosongco. Oh, bilisan niyo. Bilisan niyo. Ang ina to mga pulis na ito. The worst. Sino yung naghubad na nagbibihis? Ang preliminary namin yan, yung ano, si Rebusura yan. Eh. Nagpalito, Rebusura? Nagpalito ng t-shirt na from na itim na Rebusura, nagpalito from itim na t-shirt, nagpalit siya ng kulay asul na polo shirt. Kulay asul? Yan, magpapalito yan, Your Honor. Si Rebusura. Tsaka umalis yung ano, yan. Next, sa number 8 nga. Ayan. Dito naman, Your Honor, bago at kahit na... Yan, ikaw mo daw. Yan. Yan. I-play mo. Ayan. Ayan, pakikita lang namin na, Your Honor, ayun, dinadala yung mga shabu doon sa Altera. Altera. Ayan, 505 na. Kahit na dumating na yung mga opisyal, patuloy pa rin yung mga lumabas ng mga ano, ayan, yung naka-siboy toile ang tawag namin. Ang apat. Ano, ano yan? Ano yan? Post. Ayan. Ano yan, shabu? Mga shabu yan, Your Honor, ang suspected shabu yan, inilipat doon sa lugar ni Jimenez. Na malapit lang doon na walking lugar distance. Ni Jimenez. Yes, Your Honor. Sa kabilang building. Yes, Your Honor. Yung Siboy Tuwalya, sino yan? Dinidevelop namin doon sa report, Your Honor, na identify yan. Identify? Nandito rin. At the proper time, pre-present sa court, Your Honor. Ang papayal ng separate kahit case. Kahit na, present mo na dito ngayon. Wala mang problema. Wala mang provision yan. Sabihin mo kung sino yung tao na yan. Yes, yan. Yes, yung nakasunod, yung nakakap. Yan, basically yung mga IFLD na grupo nila, grupo rin nila Katarata, Your Honor. IFLD? IFLD tsaka SAW 4A, Your Honor. Continue natin yung para makita yung ano. Parang nagbibit-bit lang ng pagkain, no? Yan. Kung maghakot ng shabu. Yan, 5:21 yun, Your Honor. Dumating na yung mga official dyan. 5:34, kumpleto na yung official dyan. Naglalabas pa rin, patuloy pa rin. Ayan. Sa 9. Sige, pakita nga sa 9. Ito yung, pinapakita namin yung proximity ng nilalipat. I would like to acknowledge the presence of Senator Bunggo. Thank you, Your Honor, for coming. Please continue. Ito naman sa slide na 9, patunay na nasa kabila lamang, ayun, na napapark sa kabila yung sa bahay ni Jimenez. At ito mga tao, Your Honor, na naglalakad lang, parut-parito sila, papunta roon at pabalik, nilalakad lang nila yung nililipatan.
kumbaga, this has been planned, this has been organized and orchestrated sa, pati sa execution. Na, was it really a bypass operation or was there was other agenda for that matter? Kaya ito, pinapaurong lang yung dating ng mga sasakyan, etc. Kaya mami ang konti, few minutes, pabalik na kaagad sila, parut-parito lang talaga. Tapos ito yung 2:13, ito nga yung sila. Sila Sergeant Tibay, post. Post. Parang grab lang ang sabon o kung ikarga sa motor o. Ha? Sino ngayon naka-uri sa pantalon? Si Katarata yun, no? Tsaka si Sergeant Tibay ata yan. You know? Tibay, yung naka-backride. Yes, yun, no. Tapos yung nakasakay sa motor, si? Master Sergeant Katarata yun, no? Katarata? Tibay? Saan si Tibay? Oh. Ikaw yung naka-backride kay Katarata? No, Your Honor. Sige, no ka ng no dyan. Nasama ba ito sa kinuntem? Hindi ka kasama sa nakuntem, no? Sige, patuloy ka sa pagsinungaling dyan. Sige, sige Janel, tuloy lang. Kaya 2:14 yan, makita nyo, 2:15 plus, eh bumabalik na kagad. Nag-drop lang sila ng mga bagay-bagay doon. Kaya malapit, ayun. Ayan. Ito yung isang biyahe pa nila na makita natin na 2:18 na lumakad siya at 2:19 bumabalik kasabay na rin yung ano. Napakalapit lang talaga ng pinaglilipatan ng mga shabu eh. Malapit lang yan kasi nagka-counter flow sila eh. Napakalapit lang yan. Yes, ano. Kaya yun yan eh, 2:21, ayan, 2:23, ayan, pabalik na rin kagad sila. Talagang malapit lang din. Ito yung honor yung sa fact-finding. Kaya ito yung 4:41. Dumating na yung mga official dyan. Ayan, pabalik lang sila. Pakatapos madala doon sa lugar na yun, nilalakad lang nila. The number 10. Ito yung honor para hindi na kasi i-argue na ano, meron ng object evidence na makikita nila. Kaya makita natin, humabot sa mga halos 5 o'clock, eh, naglalabas pa rin na epektos. Pero itong mga official, itong naka-blue na ito na ina-identify si Captain Sosongco na dumating ng 1:21, yung kanyang sasakyan dumating ng 2:57. Ito naman sasakyan niya, naka-identify na MUX, eh kasama rin sa pre-ops. Kaya makikita rin natin yan. At yung listahan na mga kasama doon, merong ani, may siyam, kasama din doon. Ayan. Kaya dumating siya ng 2:57. Ayan. Makikita natin yung dineclare nilang bypass kay Atedero na 4:45, eh nauna silang dumating. Ayun. Kaya kasunod yung sasakyan ni Amberol na 4:32. Ayan, magkakasunod lang actually sila dyan. Ayun. Ayun yung sasakyan sa likod ng Hondo City, Black City. Ayan, na dumating si Amberol na 4:42. Ayan. Tapos bababa si Amirol, ayan, at ayun, mamayang konti bababa dyan si Amirol. Ayun, bababa si Amirol, ayan, makikita sila ni... Saan si Amirol dyan? Ayun yung naka, parang brown, light brown na t-shirt, yun, honor, ayun, meron lang tinignan dun sa likod ng MUX. At ito, babati siya ngayon kay ano... Yan, post. Amirol. Yes, Your Honor. Ikaw yan? Yes, Your Honor. Yan ba? Yan may bayag. Huwag sabihin ka agad na siya. Huwag sabihin, hindi ka nagtatago na ito ng katotohanan. Yeah. Ikaw yan, Amirol, for the second time. Yes, Your Honor. Nasa affidavit ko po yan, Your Honor. Very good. Eh, bakit itong mga iba ayaw umamin na sila yan? Eh, please, continue. Ayan. Okay. After 3:42 at 3:45. Dali, Amirol. Yes, Your Honor. Balik nga yung i-rewind. At least meron tayong may bayag itong magsabi na siya. Ikaw yung nag-peace bump. Yes, Your Honor. Sino yung ka-peace bump mo? Si Captain Sosongco, Your Honor. Ah, si Dad Sosongco? Hindi ka nang tinay. Ikaw pala yan. Thank you. Klaro yan. Thank you. Anak ng baka.
Very good. Thank you. Please continue. Yes, Your Honor. Ito naman yung pagdating ng ano sasakyan ni Colonel Olonan. Naka green t-shirt naman si Colonel Olonan. Dumating siya ng 3:45. Dumating si Admiral ng 3:42, 3:45 naman si Colonel Olonan. Dumating si Admiral ng, tapos na yung hakutan nila ng mga shabo? Yes, Your Honor. Tapos na? Tapos na, Your Honor. Ah, kaya pala siya malakas ang loob umamin na siya yan dahil hindi siya involved sa pilferage. Yung unang pilferage, pero sa mga succeeding pilferage, Your Honor, hanggang alas 5, naglalabas pa rin sila kahit nandito na yung mga opisyal. Andiyan pa rin yung opisyal? Nakita na natin ito kanina, Your Honor. Kaya patuloy pa rin. Sige, continue. Yeah, yun, nakita natin dumating sa Black Ford Ranger pickup ng 4:45 si Colonel Olonan. Yan. Ah, rather, 3:45. Kaya 3:42, 3:45. At darating naman si Ibañez ng 3:54. Magkakasunod lamang sila na dumating. Nasa van na black naman si Lieutenant Colonel Ibañez kasama si Major Salmingo. Nakapula si Salmingo, naka-black si... Post. Ayan. Ibañez, ikaw yan? Yung naka-itim, naka-short pants, naka-itim ang t-shirt? Yes, Your Honor. Salmingo, ikaw yan, nakapula? Yes, Your Honor. Thank you. Continue. Kaya yan. Sige. Kaya nag-uusap ngayon si Olonan, Ibañez, Salmingo. Ayan. Mamaya, lalabas sila dyan. Ayan yung tatlo, nag-uusap sila ng 3:57. Ayan. Ayun. Anong pinag-usapan nyo dyan, Ibañez? Inihintay namin, Your Honor, si Sir Domingo, Your Honor. Anong pinag-usapan nyo? Mayroon kayong niluluto dyan eh. Wala po, Your Honor. Inihintay lang namin si... Salmingo, anong pinag-usapan nyo dyan? Sir, wala po, wala pa po, sir. Kaano kahaba yan, Atty. Mga 5 to 7 minutes yan, Your Honor. Kasi paikot-ikot sila, nagsimula sila sa loob at lumabas sila at andito na si Olonan? Your Honor, yun dito sa meeting. Si Olonan ba andito na? Dumating na, wala pa. Sige, please continue. Ayun. At nado doon si Mayo sa harapan, Your Honor, sa Montero lamang. Ayun. Ito yung arrival ni General Domingo ng 3:59. Ayan yun. Naka-marked car siya. Pero mamaya hindi na siya marked car. Yun, tinanggal na yung PNP doon. Domingo, bakit yun pinanggal yung PNP seal doon sa sasakyan mo? Tinanong ko yung bata ko sa ba't tinanggal niya. Ang sabi sa akin is sa lahat na sa daming pulis dyan, hindi po namin alam kung sinong kakampi o kalaban siya dahil police nga yung suspect, sir. At saka parang security rin, sir, dahil kung kami lang mark vehicle, baka bigla kaming ratratin pag alis namin, sir. Continue. Yes, Your Honor. At umalis si General Domingo ng 7:41. Post. Yung mga nag-uusap na yan, sino-sino yan? Yan, kilala ni General Domingo yan, sila Olonan, sila Gonzales, sila Salmingo, sila... Saan si Domingo dyan? Saan si General Domingo? Yan. Ano pinag-usapan nyo dyan, General Domingo? We talk about the supposed follow-up operation, Your Honors. Saan yung follow-up operation? Nga po yung in-offer ni Colonel Ibañez na gagamitin si Mayo at may makukuha kaming mas malaking stocks ng illegal drugs sa ibang warehouse. Saan daw? Sa Pasig yung binanggit niya, Your Honors. Pasig? Yes. Yan na yung si Duhay Lungsod? Actually, Your Honors, ang
at that particular time, ang binanggit lang ni Colonel Ibañez is yung Pasig. But sa isip-isip ko, sir, gusto lang niyang at that particular time, gusto lang niyang gumanti dahil nilaglag nga ni Gonzales yung bata niyang si Mayo. Eh parang gusto niyang gumanti niya, sir. Gusto rin niyang ituro yung budiga ni Gonzales, sir. Is that so, Colonel Ibañez? Hindi po totoo, Your Honor. Anong purpose mo? Nag-offer ka ng follow-up operation? Hindi para ano? Po ako nag-offer, Your Honor. At yun lang yung sinabi na gagamitin si Sergeant Mayo doon sa... Galing mo nga yung kwan mo para marinig kang mabuti? Hindi ka, ibig mo sabihin, nagsinungaling si Domingo? Hindi ka nag-offer na meron kayong pa-follow-up operation? Hindi po ako nag-offer, Your Honor. Ang napag-usapan po dyan is yung matuloy yung operation against Julian Francisco. Against? Against Julian Francisco, Your Honor. Kasi, Your Honor, meron kasi dyang, kami sa UNCR is naka-standby kami talaga for that operation. At natanong kung merong, kung anong status ni Dragon, kasi Dragon yung kuplan. Ang sabi ko is naka-standby kami. Yun lang, Your Honor, yun yung na-offer na kwan at may go-signal na ituloy yung operation. Pero ang sabi ko is si Sergeant Mayo ang may nakaalam doon sa talagang operation, Your Honor. Kaya, Sergeant Mayo? Yes, Your Honor. Pero ikaw nag-offer? Hindi po ako nag-offer, Your Honor, kasi ang sinabi lang doon is ituloy yung operation. Kasi hindi ko alam, Your Honor, yung napag-usapan nila, Your Honor. Sergeant Mayo, magkakatulong ito sa'yo. Tumulong ka naman, mag-operate ka. Sige nga. Ikaw daw nag-offer nito? Alam ko na kung anong binubulong sa'yo ng abogado mo. Sige. Op. Dandahan. Dandahan pagsalita para hindi kami masaktan. Silent, Your Honor. Hindi kami masaktan. Dandahan mo sabihin yung mga words na i-utter mo. Sige nga. Ano? I invoke my right to remain silent. Yun na. Masakit na katotohanan. Sige. Wala tayong magawa dyan. Ginoo ko. Tulungan mo kami makamit yung katotohanan dito. Ang titigas nitong mga pulis na ito. Your Honor, sir. Makain ito. Ginagastusan ang pamilya nito. Pinapakain sa pamilya nila. Swildo galing sa pagiging pulis. Tapos ngayon, ganito ang pinaggagawa. Diyos ko, mga bagin. Paano na lang ang Pilipinas nito kapag dumami ang ganitong klaseng pulis? Diyos ko. Your Honor, continue. For the record, konti lang ito, Your Honor. Kaya nga, nais namin matapos ito na maitayo yes. sila sa PNP. What do you mean by konti? Konting, dito konting sa... pulis ang sira ulo o konting slice na lang ipapalabas mo? Pareho, Your Honor. Pareho. Konti na lang din yung natitira dito na kaya inaapura namin na mailayo sila sa pilayo sila sa PNP. Kasi marami talaga pong PNP na naradamay eh. Kaya sabi nga namin eh, PDEG lang nakakahiya, kawawa. Hindi lang ha, kahit sabi mo PDEG. Ang daming batino na pulis dyan sa PDEG. Marami rin. Lahat ng pulis sa PDEG sa ulo. Yes, ang daming mabait dyan. Alam ko yan. Alam ko. Kadaming matino na pulis dyan. Ilan lang ito mga siraulo na ito na gumawa ng kalukuhan, nadadama yung mas marami. Sana makonsensya naman kayo. Andito na kayo. Andyan na. Puros pa rin kayo, iwas pusoy. Ayaw nyo palabas yung katotohanan. Sige, pagpatuloy nyo yan. Bayeta, alam ko matino ka na pulis eh. Matino ka na pulis, pero ngayon napilitan kang tumahimik. Ayaw kasi gusto mong mag-cooperate sa napag-usapan ninyo. Napanindigan nyo yung mali-mali na sworn statement, yung pinapit ninyo. Sige, tuloy nyo yan. Alam ko kayo, hindi pa kayo, P1, patrolman, hindi pa kayo ganun kasindikato, alam ko. Takot lang kayo. Takot lang kayo, puro kayo iwas pusoy. Dapat kung magsuot kayo ng badge na yan, oh. Honor, service, justice. Yan nakalagay sa dibdib ninyo. Dapat isa puso ninyo yan. Hindi yung puro iwas pusoy kayo, kabago-bago pala yung servisyo, puro iwas pusoy. Huwag kayo matakot, magkamali. Kung mali man itong in-execute ninyo na apidabit,
As I've said, you cannot correct a mistake by maintaining that mistake. I-correct nyo yan. And the truth will set you free. Puro kayo. Please continue. Tony. Yes, Your Honor. Ito naman, sir, dumating si, ano, si Lieutenant Colonel Gonzales ng 429. Makikita natin, sir, lahat ng players nando doon. Kasi inireport nila na si Atadero daw ay nahuli ng 445. Kaya kumpleto na, sir, yung grupo na nung dinecide nila na at 445, mamaya papakita namin, sir, na it has been planned at all na ganun. Okay. Yan, sir, dumating si ano. Next. Ito naman, sir, si sa 16, si General Santos dumating, sir, ng 624. Yan. Naroon sa block na ito yung... Dito ba, General Santos? Wala. Andito? Ha? COVID? Sure ka? Okay. Thank you. Yes, please continue, attorney. Yes, sir. Tuloy, sir. Nakausap, sir, niya yung lahat ng officer ng PDEG kasama sila Gonzales. At makikita natin, sir, na aalis siya ng 7:20. At pagkatapos, sir, umalis ni General Santos, nagpulong muli yung lima. Ano yung kasunod dyan? Umalis, sir, ng 7:19 si General Santos at 7:20 nagmi-meeting yung lima. Ayan, si General Domingo, si Salmingo, si Gonzales, si Ibañez, si Olonan, lahat, sir, sila nag-meeting. And sir, kung ano yung pinag-meetingan, maybe at a proper time, sir, we will discuss that. Okay, thank you. Yes, sir. Continue. Yes, sir. Ano pinag-usapan nyo dyan, Domingo? Follow-up operation nga po, sir. Follow-up operation? Yes, sir. Yung kinuha ko, sir, ng clearance kay former Chief PNP General Azurin. Actually, sir, ang... Very, very intimate yung usapan nyo dyan, oh. Very close kayo. Tapos ngayon, naglalaglagan na kayo. Deny na ni Ibañez na siya nag-offer ng follow-up operation. Tingnan po, sir. Yes. Continue. Sorry, continue. Next, Janel. Ito na, sir, yung 6:51. Ayan. At 7:15, ito na, sir, yung... ito naman, sir, yung... pinapakita namin, sir, na pag-alis si General Santos ng 7:19, 7:20, nag-usap sila hanggang makaalis si General Domingo ng 7:41. Hanggang, yan, nung 7:41, pag-alis, sir, nila, at 7:45, in-execute na lahat yung pag-alis ni Mayo. Kasi at 7:42, pinapakita na namin, sir, nag-uusap na sila doon sa Montero. At ine-execute na at 7:45, inalis na yung posas kasi nga ito yung pagpunta na sa Pasig. Makikita natin, sir, kung ito ba ay follow-up operation sa drugs o panghuhuli lang kay Juden Francisco. Kasi nga, kung merong talagang shabu doon, kung ni-recall man si Mayo, dapat itinuloy pa rin yung operation. Pero we will discuss that at proper time. Ayan. Sino yung nagtanggal ng pusas kay Mayo? Yun, sir. Rewind nga, paki-rewind. Yun, sir, yung inamalamang at the proper time, I establish yung with definiteness. Pero tingin namin, sir, si Bayeta. Rewind. Siya yung merong tuwalya sa likod eh, na tao ni Ibañez eh. Nagtataka ka. Sino? Si? Ni Ibañez, sir. Tao, sir, ni Ibañez yung ano eh.
Papakita namin sir si ano yung nakatuwa. Ayan, yan yung may tuwalya sa likod. Ayan sir. Post. Sino yan siya? Ini-establish pa namin sir nasa SITG sir lahat yung files hindi muna namin kinuha pero we are confident na at the proper time pag i-final sir sa proper court ma-identify yung mga taong yan sir kasi nagkaroon na naman ng workshop diyan technical working group na identify yung mga taong yan sir. Okay. Sige, tuloy. Please continue. Tinanggalan, no? Yeah, tinanggal. Ayan. Upon whose orders? Domingo, kaninong order yon na tanggalan ng pusa si Mayo? Ito sir, si Ibañez, itong dalawa. Nag-uusap yan dalawa. Ayan. Sige, go ahead. Your Honor, pagkatapos namin mag-uusap dun sa follow-up operation, pinatictures na po yung ground commander ko, sir. Umuwi na po ako. Kaya walang... Sinong ground commander? Colonel Olonan, sir. Olonan. I told him to take charge. Tapos at 7:41, umuwi na pa ako, sir. Wala kang iniwan na instruction na take charge. Tanggalan nyo yung pusa si Mayo at wag natin i-declare si Mayo. Walang ganun? Wala po, sir. Ang napag-usapan po namin is follow-up operation sa Pasig. As to other details, kung paano lang gagawin yun, sir, tactical level na po kasi yun. Hindi ko na saklaw yun, sir. Sa strategic lang ako, sir. Pero natuloy yung follow-up operation nila, di ba? Natuloy po, sir. Actually, nakalis talaga sila. Despite the order of coming from the chief NP na huwag nyo ituloy, tinuloy pa rin nila, di ba? Hindi, sir. Nakaalis na po sila, sir, sa crime scene more than 1 hour already. Nung biglang tumawag, sir, si chief NP, former chief NP, na i-cancel yung follow-up. I-cancel ang follow-up? Yes, sir. Nung nakaalis na sila? After more than 1 hour. No, after more than 1 hour? Yes, sir. So what happened to that operation? Tinawagan ko, sir, si Colonel Ibañez. Ibalik ASAP si Mayo. Wag muna. Yung operation mo, ano nangyari sa operation? Ano result? Nagpadala pa rin ng message sa akin, sir, na nahuli ngayon si Julian Francisco at kasama yung mga bodyguards niya na I think 8. So saan ngayon yung bodyguard na malaki na sinasabi ni Ibañez? Pare lang, sir, ang nakasama sa report niya. Wala ng drug, sir. So ibig sabihin, nabula ka ni Ibañez noon? It's highly probable, sir. Ha? Just a probability. No? From your end, sinibihan ka magkaya niya na may papull-upin kami, sir, na isang bodyguard pa na mas malaki. Tapos ngayon, lumabas sa result of operation, baril lang at saka isang tao. Walang isang bodyga. So ano ngayon ang conclusion mo? Personally, sir, ang sa akin lang, sir, kung hindi na-cancel yung follow-up na yun. Ha? Kung hindi na-cancel, sir, yung follow-up. Hindi nga na-cancel eh. May order si Chief NP na canceled na yung operation na yun. But then again, nakaalis na sila 1 hour ago. Yes, sir. So ibig sabihin, na-implement pa rin nila ang follow-up operation. Di ba? Kung hindi lang na-implement, bakit nahuli nila si Judel Francisco at nakakuha sila ng baril? So natuloy pa rin. Sir, so wala nang drugs, sir. Baril lang at saka yung... Walang drugs, baril lang. Yes, sir. So anong sabi mo ngayon kay Ibañez? Yun, sir. Yun, sa report niya, sir, yun lang nahuli talaga, sir. Walang illegal drugs. Kaya hindi mo siya siningil. Sabi mo man kaya na nag-promise si Ibañez na isang malaki pang bodega ang papoloapin nila, hindi mo siya siningil. O sana yung sabi mong mas malaki, malaking bodega, hindi mo siningil. Hindi na po, sir. Ang sabi si sir, negative na, sir. Negative? Wala so, okay po. Ka lang. Wala ka lang, okay ka lang. Despite that back, ha? Na defiance of orders coming from the CPNP. Sinabi ng CPNP, canceled yung follow-up operation. Pero natuloy pa rin nila dahil 1 hour ago, nakaalis na sila. Tapos ngayon, wala pa rin nangyari kahit na dinify nila yung order ng CPNP. Naibalik naman, sir, si Mayo after that instruction of the CPNP. After wala pang isang oras, sir, naibalik na si Mayo sa Kayulunan. So kaya natuluyan kayong kasuhan si Mayo dahil nga may instruction si CPNP. So yun na. Yun naman talagang plano, sir. Wala mang plano na hindi kasuhan, sir.
Ay, huwag mong sabihin walang planong hindi kasuhan dahil very clear sa report ni Olonan from the very beginning na ispat report niya yung arrest ni Atadero. Wala si Mayo doon. Hindi kasama sa report. Walang report si Mayo. Ha? Nakapusas si Mayo by 1 o'clock. 1 o'clock pala, nakapusas na. Bumaba doon sa WPD kasama ni Sosongco. Ibig sabihin, arestado na siya by that time. Tapos, gumawa kayo ng spot report. Not coming from you, from Olonan. Of course, papunta rin sa'yo yung report na yon na naaresto si Atadero lang. Walang Mayo. No mention of Mayo. No mention of Mayo. So ano ibig sabihin yan? There was an attempt to cover up Mayo. Ha? Possibly, sir. But for... Possibly. Sa kaalaman ko, sir, there was a plan for a follow-up operation. Oh, yun nga. Wala na tayo dyan sa follow-up operation. Ang punto ko ngayon dito, yung tungkol sa pag-cover up kay Mayo. Na may bala kayo na hindi ilantad si Mayo, as to up to what level, level ba ni Olonan o hanggang sa level mo, then dapat malaman natin ngayon kung ikaw ba ay nagbigay ng clearance na huwag ipalutang si Mayo at si Atadero lang ang gawan niyo ng spot report. Ano ba? Your Honor, wala talaga sa personality ko, sir, na hindi i-report si... Alam ko, pero yun nga ang akin lang for the record of this committee. Kung gusto mong makaiwas sa kasalanan, magsabi ka rin ng totoo. Yun ang habol ko dito. Yes, sir, for the... Wala kang instruction kay Olonan na yung spot report mo, Olonan, ang ilagay mo lang doon, si Atadero lang, huwag mong isama si Sergeant Mayo. Wala kang instruction na gano'n o meron? Wala po, sir. Wala. So, nung nakarating sa iyo yung spot report, anong reaction mo? Bakit spot report mo wala si Mayo? Si Atadero lang? Actually, sir, at that time, di ko pa masyadong na rinig yung spot na basa yung spot report na yun, sir. Pero at that fateful Saturday afternoon, sir, noong October 8, talagang nag-focus kami doon, sir, sa actual crime scene. Kaya nga, tingnan mo, yung naging investigation natin dito, nakafocus na tayo sa mga mali na ginagawa ninyo. Imbis mag-focus tayo sa grupo ni Mayo, na itong napakalaking sindikato na isang tunilada ng Cebu, dito na tayo ngayon nakafocus sa kamalian ninyo. Dahil nga, mali-mali yung ginawa ninyo. Oh, ngayon si Mayo, tatawa lang yan si Mayo. Dismiss yung kaso niyan dahil nagkabulabuga na mali-mali yung pinagagawa ninyo. Tuwang-tuwa si Mayo ngayon. Ang akala ni Mayo, kung madismiss ang kaso niya, pag-release sa kanya sa BGMP, free na siya. Hindi. Dito ka sa akin. Makukulong ka dito kasi meron kang contempt order. Ikukulong ka namin dito sa Senado. If I may, Your Honor. Go ahead. Para malaman po talaga bakit nagkawindang-windang itong 990 case, sir, I have prepared a short remarks, sir. Sandali lang, ha? Bago ka magsalita. Ito. Ito. Permado mo ito, spot report na ito, eh. Ha? Tutado from Director PDEG. Spot report the violation of RA 9165. So, ibig sabihin, yung report ni Olonan, tinanggap mo, at ikaw na ngayon ang nag-report sa Directorate for Operations. Report na ito, please be informed that at 4:45 nga ito, eh. Hindi nga ito yung arrest ni Mayo, eh. Kasi ang si Mayo, na-arresto siya 1 or 12 something. Kasi 1 o'clock, nandoon na siya, nakapusas na. Ito, pinalabas ba niyo ito? The operation resulted to the arrest of Ney Saligumba Atadero, male, 50 years old, and a resident of 1448 Leon Ginto Street, Ermita, Manila. Pieces of evidence seized from the positional control of the suspect. More or less 990 kilograms and 102 grams of white crystalline substance suspected to be Shabu. With an estimated standard
drug price of 6,732,693,600 pesos. Yun ang spot report mo na naaresto nyo si Mayo 4 o'clock in the afternoon as si Atadero 4 o'clock in the afternoon. Whereas, alauna pa lang, naaresto na nyo si Mayo, pinuntahan na ninyo itong WPD, andoon na si, nahuli na si Atadero, pero ang oras na nilagay nyo, 4 o'clock. So, ikaw ang pumirma nito. Oh? Progress report to follow. Signed, Narciso Domingo, Police Brigadier General. So, meaning, pumirma ka lang itong spot report na ito without validating everything. Pumunta ka pa nga sa crime scene eh. May ano? I be clarified, sir? That's dated October 8, sir? October 8? Yeah. Because October 8. It was a Saturday, sir. It was? It was a Saturday. Saturday? At hindi po ako pumuntang opisina, sir. For that day, I don't think I signed any document, sir. Oh, kahit na hindi kayo, ikaw nag-sign, pero oh, kung hindi ba, sign for ito. Sino nag-sign ito? Oh, meron dito sa baba, 4. Tapos pangalan mo, pinirmahan. It's probably, sir, the... Duty officer. Duty officer? Yes, sir. Siya nag-sign? Probably, sir. Pero, hindi pa rin makaiwas dito dahil pangalan mo ang originator eh. Originator of this report. You are the origin of this report. Pangalan mo. Kahit na ministerial lang yung trabaho ng duty na siya magpirma, sign for para sa pangalan mo dahil sa Bado, still, dawit pa rin pangalan mo dito.